Ito naman mga lods, ang tawag nito ay clap sweets. So, binili ko ito sa online, trinay ko ito kung legit ba talaga na iilaw yung bulb natin pag mag-clap tayo o papakpak tayo. Unbox muna natin kung maganda ba yung quality ng material nito. Ito balot na balot. Kahit wala siyang box, at least meron siyang parang plastic foam. Buti na lang naisipan ni seller. Kasi yung ibang seller, wala na ngang box, wala pang bubble wrap. So thumbs up sa seller na to. Ito yung material niya guys ay plastic po siya. Hindi siya ceramic. Tsaka yung wire na ginamit ay malambot. Di masyadong maganda yung quality ng wire. Pero pwede na, lalo na pag yung mga bulb na gamitin natin ay yung mga lead na klase. Ngayon itry natin ikabit guys yung bulb. Tsaka sasaksak natin sa outlet. Sa outlet natin na 220 volts. Madali lang po itong ikabit guys. Lalong-lalo na sa mga wala masyadong idea sa electronics. So, wag po tayong malito sa wire na to. Itong wire na red and white. So, pag ikakabit natin to, pag i-replace natin to sa luma nating receptacle na nakakabit sa ceiling, wag tayong malito sa dalawang wire. Kasi itong wire pwede siyang mabaliktad or hindi. Kasi wala po itong polarity. So, wala itong positive o negative. Ito guys, yung lumang receptacle ko. O, kita natin dito sa ilalim, may dalawang wire na nakakabit. So, hindi ito positive o negative. Wala itong polarity. Kaya yung binili nating receptacle, yung clap switch, ito, ikakabit mo lang yung magkabilang wire nila, tapos tatanggalin mo yung lumang receptacle. Ganun lang po kadali guys. Pero yung problema guys, pag ganito kalaki yung butas, yung nilagyan ng lumang receptacle, papangit yung itsura ng ceiling natin. Kasi maliit yung clap switch, makikita yung butas. Yung solusyon na naisip ko nito guys, ay hindi na lang natin tatanggalin itong lumang receptacle. Ikakabit na lang natin itong dalawang wire ng clap switch direct dito sa nakakabit na receptacle. Ganito yung pagkakabit. Pali, isi-series na lang natin sila. Kumbaga, magiging dalawa na po yung receptacle natin sa ibabaw. Magiging ganito na po yung itsura niya. So applicable lang ito guys na solusyon kung pareho tayong problem kung malaki yung butas ng lumang pinaglagyan ng receptacle. Pero mas prefer ko pa nga kung ganito yung gagawin mo guys para if ever na masira itong clap switch, so meron ko pang reserba. So di mo na kailangan ikabit ulit yung lumang receptacle. At kung gusto mo naman na dalawang bulb yung ikakabit mo dito, okay lang naman siguro kasi meron naman itong light sensor, itong clap switch guys. O dito nakalagay yung light sensor niya. Ang function ng light sensor guys ay hindi iilaw yung bulb kahit ilang beses ka pang mag-clap pag maliwanag sa paligid. O, hindi siya magto-turn on kahit mag-clap ka pag maliwanag sa paligid. Kung madilim naman, tsaka pa siya mag-activate. Katsaka mo pa siya ma-turn on pag madilim. So, yan po yung use ng light sensor. Ngayon, itatry natin guys na naka-off yung ilaw o madilim. Yan. Iilaw siya. Mag-activate lang siya pag madilim sa paligid. So, yan po yung use ng light sensor. So, iba yung clap sensor o yung sound sensor sa light sensor. Kumbaga, dalawang klase pa yung sensor nito. Yung sound sensor at saka light sensor. So, tinawag itong clap switch guys pero hindi siya literal na iilaw lang sa clap lang. O saka lang siya iilaw pag mag-clap ka. Wala nang ibang tunog na pwedeng magpailaw sa kanya. Pero halos lahat ng tunog pwede mo siyang mapailaw. Kahit kalabog lang ng door, iilaw po siya. Kahit anong tunog na malakas tulad ng ungol. I mean, hilik pala, pag malakas kang humilik, ganun. Yung bagay na pangalan talaga nito ay sound sensor, hindi yung clap switch. At saka, hindi mo ito mato-turn off guys, pag umilaw na siya. Kala ko dati, pwede mo siyang ma-turn off pag mag-clap ka ulit, pero hindi. Aantayin mo talaga na matapos yung 45 seconds para mag-off siya. Pag mag-turn on na po siya, iilaw lang po siya ng mga 45 seconds. So, mas prefer po itong gamitin sa mga basement or sa mga bathroom lang. Kasi, pag sa room mo ito gagamitin, napaka-inconvenient pag lagi siya nagto-turn off every 45 seconds. Tapos, kailangan mo pang mag-clap ulit para iilaw siya. Napaka-nice kung gagamitin lang to sa mga bathroom, guys. Kasi yung iba dyan, after gumamit ng bathroom, hindi marunong magpatay ng ilaw. Palamunin na nga sa bahay, hindi pa marunong magtipid sa kuryente.
So, makakatipid ka talaga kasi kusa siyang magto-turn off. Di bali na ma-turn off si Crush. Huwag lang ma-turn off yung ilaw natin sa bahay. Okay guys, thanks for watching and don't forget to subscribe, like, and share. See you next time.